Isang mapagpalang araw na naman nga sa inyo guys, ano? So, update lang tayo, ano? Kung mapapansin nyo guys, yung mga kulungan natin okay na ulit, ano? Lalo na yung pwesto natin na hilig natin gawa ng intro or video. Okay na, kung napapansin nyo, ayan, may bubong na. Ayan, okay na rin yung ano natin, ano? Yung loft natin. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na bumuwal nga nung nakaraan, ano? Buti hindi nasira yung iwas tambay nga sa Kalapate, ano? Kaya ako nasabing iwas tambay ito. Pagbaba kasi ng Kalapate, hindi sila bababa sa likod. So, dito lagi sila bumababa. Kasi, kung walang ganito yung loft natin nga, ano? Pagbaba nila minsan sa landing board, pupunta pa sila sa bubong tapos iikot-ikot pa, ano, bago pumasok. So, kung merong ganito or nilagyan nga natin, nung nilagyan na natin, tuwing bababa sila, diretso na kagad sila sa, ano, no? Sa trapdoor. Hindi na sila tumatambay. Ayan, ayos na nga. Medyo nasira lang yung bandang dulo. Tapos, yung si Kika nga, ano, saka si Boam, ayan, okay na rin yung kulungan. Saka yung, ano natin, yung stack loft natin, okay na rin yung, kung napapansin nyo, na naayos na natin yung bubong nila. So, safe na ulit yung mga Kalapate nga natin, ano. So, yun, in-update ko lang kayo. Tapos, may isa nga tayong Kalapating nahuli, ano. Kasi, napansin ko kasi yung Kalapate na yun, apat na araw na, ano. Yung, nung bagyo, nandito na rin yun. Kaso, nung gabi, lumipad. Hindi ko alam kung saan humapon. Kala ko nga, hindi na babalik yung bihag nga natin na yun, ano. Tapos, nagulat na lang ako. Kahapon, nandito na naman. Tapos, saka ngayon. So, hindi naman natin, ano, hindi naman natin gustong hulihin yung Kalapate na yun. Pero, siguro sa sobrang gutom, bumaba na rin. Hinuli na rin nga natin, ano. So, apat na araw na siya sigurong naliligaw or nawawala, ano. Kasi, kundi dalawang araw hanggang tatlong araw dito natutulog sa bubong natin. Medyo mataas lang kaya hindi ko mahuli. Saka hindi naman tayo interesado sa mga bihag. Kaya hindi na nga rin natin pinag-interesan, ano. So kaya lang natin nahuli kanina. Nung nagpalipad nga tayo, ano. Sumunod sa mga Kalapate natin. So nung nagpakain nga tayo, sumunod din. Bumaba rin. Siguro dahil sa tagal na, apat na araw na siyang palibot-libot or palipad-lipad. Bata lang kasi. Nagutom na, ano, nung nagpakain tayo. Kala mo, tunay na Kalapate na nga natin dahil rumirekta na rin sa kulungan. Maganda guys yung kulay nga, ano, itim na itim. So, pakita ko nga sa inyo guys, ano. Bago nga pala natin ipakita, ano, paparonda muna tayo ng mga pang-south natin, ano. So, ganito lang naman ako magparonda guys ng ano eh, ng pang-south. So, sinanay nga natin yan, ano? Basta ginanyan natin, matik na yan. Nalilipad sila. So, lipad. So, ayan, hindi na natin nilalabas isa-isa. So, ayan nga sila guys, ano? Pito lang yung pang-south nga natin kung nakikita nyo sa mga video nga natin nung una na kinuha yung iba, ano, kaya pito lang. Bali, hindi ko sila sinasabay na sa mga old bird natin, ano. Ayun. Sa kadahilanan nga na pagka sinabayan natin sila ng old bird, bumababa sila kagad. So, sumusunod kagad sila sa mga matatandang Kalapate natin, ano, kasi alam naman natin pagka old bird. Saglit na lang magsilipad yun dahil sawan-sawa na, ano, dahil sa pagsasakay pa nga lang natin sa truck, malayo na yung nararating nila. Kaya pagka pinaronda natin dito, ilang ikot lang, bumababa na. So kung isasabay ko sila, bababa rin kagad sila. Kaya ginagawa ko, hiwalay sila, ano, kasi mga young bird nga natin yan. Pagka rumonda yun, syempre kailangan natin ng matinding ensayo dyan. So kung isasabay natin sa old bird, hindi sila maihensayo kasi bababa din kagad yung old bird natin dahil sa sawa na nga lumipad, magagaya sila. So ayan nga guys, ano? So pakita ko na nga guys muna sa inyo yung bihag natin, ano.
Ayun na nga yung ano natin, ano? Yung nadagit natin, guys. So, kung mapapansin nyo, dang-gandang ibon, ano? Ang kinis pa. Kaso, yun lang, medyo pumayat na nga lang siya dahil nga sa apat na araw na nga natin siya lilipad, nakikitang lilipad-lipad dito sa lugar natin. Kaya, siguro, pumayat na. So, nahuli lang natin siya kanina nung nagpakain tayo. Siguro, sa sobrang gutom, bumaba na. Kung mapapansin nyo, magandang ibon. Parang black na ito yung dating ano guys, lit ng ilong, na makinis na itim. Netoy na netoy eh, ano. At popost naman natin ito sa mga group, ano, dito sa lugar namin. Sa Nueva Ecija, para makita kung sino yung tunay na may-ari, ano, makapag-comment. Dahil nga alam naman natin yung pakiramdam na nawawala ng ibon, kaya pipilitin natin hanapin yung, ano, no, yung may-ari na to. Ayan guys. So sana na lang makakuha na nung may-ari dahil hindi naman natin pag-iintresan yan dahil sa dami nga natin ng ibon, dagdag pakainin pa to. So kung hindi makakita, baka pamigay na lang din natin sa mga nanonood sa atin, ano? Antabay nga sila kung hindi makakita, ano? Dahil ipopost ko lang din na ipapamigay ko na kung sino yung unang pipika. Pero hanggat maaari, hintayin natin na may mag-claim, ano? Dahil kawawa naman yung may-ari kung ano, ilang araw na rin. Kung pakakawalan ko man, baka ganun lang din ulit yung gawin niya. Kung pakakawalan natin, baka iikot-ikot lang din dito, ano. Kasi nga, apat na araw ko nang nakikita dito. Kahit lagyan natin ng letter yan, pag pinakawalan ko yan, baka ako lang din ulit yung bumasa ng letter, ano. Dahil sa akin lang din uwi. So, yan nga, ano. Bali, hawakan ko siya, guys, para makita natin yung tatak ng ring, ano. Pero hindi ko napapakita yung ring number para iwas sa mga boy angkin, ano. Ito nga guys yung dagit natin, ano. Napansin nyo, gandang ibon. Pakat na pakat din yung mga balay-ibon niya, ano. Kaso yun lang, medyo pumayat dahil nga apat na araw nang lumilipad niya. Sabi ko nga sa nakaraan, apat na araw nang lumilipad sa atin. Maliit na ibon lang, ano. Tapos pearl eye din yung mata, yan. Kung nakikita nyo, pearl eye. Saka itim na itim siya na may puti sa likod nga, ano. Kung makikita nga nung may-ari yung video nga natin na to, malalaman niya kagad na sa kanya. Bali, papakita ko na lang din yung ring band, ano? Ayan guys, yung ring band. So, hindi ko na papakita yung ring number kasi baka madali tayo ni Boy Angkin, ano? So, sana makita nung tunay ni may-ari nga. Ipopost natin sa mga group dito. Sa Nueva Ecija. Na umaasa tayo na makita ng tunay na may-ari, mabalik natin. Kasi kung pakakawalan nga natin, ganun lang ulit yung gagawin niya, ano. So, balik na ulit natin, guys. Papakainin na natin. Medyo nagkakawan ay na nga siya, ano. Bali, papataka na nga natin mamaya ng, ano, ng gamot sa 1A natin para hindi na lumala, ano. So, ayan, kung napapansin nyo, medyo pumipikit-pikit na nga, medyo pumagana, ano. Siguro sa sobrang stress, ilang araw sa paglipad niya. Uy, muntik pang nakwala. Si Boy Black Blutes. Ayan, black na ito yung ano. Bali, kung walang kumuha, popost na lang ulit natin. Sa baka sa susunod na post natin, kung walang pipick up na ito, pamimigay na lang natin. Ano? Balik na nga na ulit natin, guys. Ayan, sinama natin sa mga barako nga, ano. Pero mukhang hen siya. Eh, hindi pa naman namamaris, kaya sinama muna natin sa cock section natin. Kasi kung isasama natin dito sa hen section, medyo crowded na, ano. Mas marami tayong hen kaysa sa cock. Ayan. Eh, hindi pa naman siya mamamaris, kaya sinama natin muna rito. So, hanggang dito na nga lang guys yung video natin, ano. Nag-update lang tayo, saka pinakita natin bago nating kalapate, ano, dagit line or bihag line. So, ingat kayo guys. God bless.